Okay, good day guys, no. Meron na naman tayo dito ng service na Panasonic, no. So ito guys, check natin yung pulsator, okay naman. Okay naman yung reverse forward niya. Ang issue nito guys, ayaw dong mag-as was, ayaw din mag-spin, no. Kumakarga ng tubig, nagdi-drain, pero ayaw mag-was, ayaw din mag-spin, no. So napansin namin guys, nung inon natin siya, gumalaw lang konti yung pulsator, no. So subukan natin siya ilagay sa spin. Tingnan natin kung anong reaksyon ng motor, no. So lagay natin siya sa spin, guys. Yan, tingnan natin kung anong reaksyon ng motor, no. Yan, hindi kasi nagbibigay ng error ito, guys. Yan. Tingnan natin. Yan. Ayan, gumalaw ng konti, no. So wala siyang error, guys, na nilalabas. So kapag ganito, guys, ang unang checkin natin yung board dito sa likod, no. So, itong sakit ng motor, yun kagad ang unang checkin natin, no, para malaman natin kung buo pa ba yung motor nito, no. So gamit tayo ng tester, ang pagsukat natin dito ay true resistance, no. So gamit tayo ng tester, guys, para malaman natin kung good pa yung motor nito, bakit gumagalaw lang siya ng konti. So ang nangyari, kumakarga naman siya ng tubig, nagdi-drain, pero ayaw umikot ng motor, no. So checkin kagad natin, guys, yung motor, no, para mabilisan tayo. Ayan, tingnan natin kung may resistance pa tayong makukuha dito. Ayan. Ayan. So nakita na kagad natin, guys, oh. 0.9 mega ohms. So ibig sabihin open na yung motor nito. Ang motor kasi, guys, ng Panasonic dapat equal yung reading niyan. 13.9 ohms or 17, no. Depende yan sa capacity. Ayan, guys, oh, 13.9 sa kabilang side. Sa kabilang side naman, makikita natin wala na, mega ohms na yung reading. So hindi na equal yung reading ng motor. So ang problema nito, guys, ay motor, no. So ganoon lang naman kasimple, guys, no. Pag check nyo, guys, una nyo kaagad tingnan yung motor. Kapag ayaw niya magwas, ayaw niya rin magspin, gumagalaw lang konti yung pinaka motor niya. So wala na, guys, no. Sa resistance pa lang sira na siya, no. So ang gagawin natin, guys, dahil yung mga Panasonic ay 10 years warranty, i-advise na lang natin si customer na ipa-warranty muna, no, para naman makatipid pa kasi medyo mahal din ang motor nito. Ayan. So okay, guys, thank you. Bye-bye.